Yo, what's up guys? This is Jonas again. At sa video po na ito ay bibigyan ko lang kayo ng tips sa pagbili at kung paano pumili ng isang magandang aso. Kung gusto niyo pong matuto, just please keep on watching. Sa group page ng mga aso ay madalas ako nakakakita ng mga post na pure breed ba yung kanilang aso. So guys, ito yung tips para makasigurado kayo na pure breed yung inyong aso. So una nyong gawin bago kayo bumili, sa pet shop man yan o sa tao kayo bibili, siguraduhin nyo na makikita nyo yung parents nila. So bakit naman natin kailangan pang tingnan yung parents nila? Kasi doon tayo magbabase kung ano ba yung magiging itsura nila kapag sila ay lumaki. So, yun nga yung unang naging basehan namin, yung tingnan yung parents nila. At kung wala namang maipakita sa inyo na parents si nagbenta sa inyo, eh magdalawang isip kayo. Baka kasi maloko kayo na akala nyo pure breed sila pero hindi naman pala. Kapag guys, bibili kayo sa pet shop, siyempre, si may-ari ng pet shop, yan din ang tinitingnan nila, yung parents ng kanilang aso. Kasi yun yung kadalasan na hinihingi ng mga bumibili sa kanila. Kaya wag na wag kayong papayag na hindi nyo makikita yung parents ng inyong mga aso. At isa pa guys, sa tinitingnan ko, yung tindigan ng aso natin, kung sila ba ay walang sakit, wala bang bali yung kanilang mga buto, kung masigla ba sila. So yun guys, ang isa din sa tinitingnan namin. Nung nakita namin si Wesley sa pet shop, actually guys, hindi naman talaga aso yung bibilhin namin nung mga panahon na yun. Ang hinahanap naman talaga namin ay love bird. Kaya lang, napunta yung attention namin sa aso na yun na si Wesley dahil wala kaming makitang love bird. Si Wesley kasi ay maingay nung nandas siya sa pet shop. So siguro next time puntahan natin yung pet shop kung saan namin siya nabili. Siguro kausapin ko lang yung may-ari para makapag-vlog tayo doon. No, guys. Nakuha ni Wesley yung attention namin kasi sobrang ingay niya. Tapos, parang ang lambing-lambing niya. Ang cute, ang liit. Kaya lang medyo madungis. So, ganoon naman talaga sa pet shop. At isa pa na dapat nyong malaman bago kayo bumili ng aso, tingnan nyo kung meron siyang vet record. Huwag kayong bibili ng asong walang vet record kasi hindi nyo ma-identify o kaya ng vet nyo kung yan ba ay na-deworm na ng isang beses, ng dalawang beses, at kung yan ay na-vaccinan na. Kasi kung wala yan sa bibilhan nyo ng aso nyo, kapag wala yung may-ari ng mga nabanggit ko, huwag nyo nang bilhin yung aso kahit gustong-gusto nyo pa siya. Alam nyo kung bakit? Kasi doon palang talon na kayo. Dapat sino-shoulder ng may-ari dyan yung deworm at first vaccine. Dahil yun yung hahanapin ng doktor, na sunod na titingin na doktor kapag nasa inyo na siya, yung vaccine certificate ng aso nyo. Kapag wala sila nun, sinisigurado ko sa inyo na magagalit si Doc dahil hindi niya alam kung saan siya mag-uumpisa at pwede ring malagay sa alanganin yung inyong mga aso. Napakahalaga guys ng vet record. Yun yung kukunin nyo sa may-ari. Kapag wala nun, huwag nyo nang bilhin. At isa pa guys, huwag kayong bibili ng aso na hindi bababa sa 1.5 months. At ayun na nga yung first vaccine. Dahil malaki ang posibilidad na yung aso nyo ay magkaroon ng sakit. Kasi sobrang bata pa ng aso. Kapag yan kasi ay 1 month pa lang, dumedede pa yan sa kanyang ina. Make sure guys na kapag bibili kayo ng aso, yung kumakain na yung inyong mga magiging aso. Para sigurado kayo at itanong nyo rin doon sa may-ari o sa pet shop na nabilhan nyo kung ano ba yung unang ipinakain sa kanila. Baka kasi mamaya ay magtanong kayo na ba't kaya hindi kumakain yung aming aso. So, naninibago yung aso sa kanilang pagkain kapag ganun. Kaya kailangan na itanong nyo sa pinagbilhan o sa binilhan nyo na kung ano ang dapat niyang kainin at kung ano din ang vitamins na dapat niyang inumin. Ayun lang guys yung mga
dapat niyong malaman kapag bibili kayo ng aso. Kailangan may sapat na kayo kaalaman dito kasi para hindi na kayo magtanong sa iba na purebred ba yung aso namin, ayun lang yung palagi niyong tingnan. At huwag niyo nga hayaan na hindi niyo makita yung parents ng inyong mga aso. Pag naman nalaman niyo na nagdadalawang isip kayo na parang hindi naman yun yung parents niya, so huwag niyo na lang bilhin. Maghanap na lang kayo ng ibang mabibilhan. Hindi ko naman sinasabi na huwag na kayong bimili, pero isa kasi yun sa pinaka magandang paraan. Para din hindi tayo magsisi sa bandang huli. Baka kasi masayang lang yung pera natin sa pagbili, pero hindi naman yun yung dekalidad o yung gusto nating aso. Sa mga susunod na video guys, abangan nyo lang din yon. So siguro gagawa ako ng video about sa kung kailan dinideworm ang aso at kung anong age siya dapat baksinan. So susunod-sunod din natin yan. Mag-abang-abang na kayo sa mga video natin. Lahat naman po ng video na ina-upload ko ay tutorial videos to, para magkaroon kayo ng kaalaman, dahil ginagawa ko ito para talaga sa mga beginners. Kahit dun sa isang topic na lagi kong ding ina-upload, yung sa mga isda. So yan, nagbibigay din ako ng tips sa kanila kung paano pumili ng magandang isda. Ng fry kasi may flower horn po ako dito. So yun guys no, maraming salamat sa inyong panonood, at kung may mga katanungan pa kayo, mag-comment lang kayo sa baba at gagawa namin ng paraan para masagot lahat ng inyong katanungan. Maraming salamat po sa inyong panonood. Huwag niyong kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Salamat po.